Sa loob ng mahigit 2 taon, nakituloy si Lydia sa apartment na inupahan nang nakilala niya online na si alias Yoli. Oh, basta feel at home. Nak? Nay? O bakit ganyan itsura mo? Akala po namin ano na po yung nangyari sa'yo. Madalas naman daw nakaka-video call ni Rainier ang kanyang ina na nasa Quezon City. Nakahanap na ako ng trabaho dito sa Maynila. Nagmamasahe, makakapagpadala na ako ng pera sa inyo. Shhh! Uy! Magkasama sa trabaho sina Yoli at Lydia bilang mga masahista. Diba tayo ngayon ha? Ikaw ba nakakapagpadala ng pera sa Cebu's anak mo? Ano? Salamat. Yoli, yung ginagawa mo yun. Diskarte ko na yun. Tsaka labas naman yung manage mo. Huwag ka lang papahalata. Tumutulong rin daw si Yoli sa pag-aaral ng anak ni Lydia na si Rainier. Ah, bye. Bayad ko. Thank you, sir. Balik po kayo, ha? Sorry din, ha? Aha po. Mukhang nagiging regular mo na yun, ha? Oo nga, eh. Pero ang maayos na relasyon ng magkaibigan, unti-unting magkakaroon ng lamat. Alam ko kung saan ang galing yan, tapos hawak-hawakan mo ko. Bakit pag ikaw ang gumagawa, okay lang? Pag ako hindi? Dahil magkaiba yon. Walang pinagkaiba yon. Magkaiba! Wala! Pareho lang naman tayo gusto kumita, ha? Akin na, bang kaling naman sa tip ko? Allegedly, nag-i-engage itong ating victim sa ibang activities other than being a massage attendant. Buong akala ni Lydia, ito na ang sukdulan ng galit ni Yoli. Pero si Yoli, unti-unti raw naging violente. Thank you.